HT, ito po ang bago nating VHS. Ayan, napakaganda niya. Tingnan niyo naman ang itsura. Ito nga palang VHS na to, galing to kay Sir Butch. Matagal-tagal din niyang inalagaan itong VHS na to. At ito, sa atin na napunta. At sinamahan pa niya ng TV receiver. Baron TV receiver. Oh, magaling, magaling. Sir Butch, thank you rito sa VHS na to, ha. Tingnan nyo naman, no, mukha pa lang. Ito po ay top of the line noong 1990s. Mga mid-90s yata ito. Alam ko ganun, kaya napakaganda nito. Tingnan nyo naman ang mukha niya. Yan, di ba? May jug at shuttle, ano siya. Kompleto. Tapos, ayan, no, meron siyang RCA input dito. Kaya lang, tingnan nyo, mapapansin nyo, Japanese yung mga sulat, kaya medyo hindi natin maintindihan, pero nakabisado ko naman na yan. Ito, mga record level to. Tapos ito yung display panel niya. Yan, talagang maganda siya. Ikot muna natin, tanggalin muna natin ito, ha? Mamaya ako napakita sa inyo. Ikot muna natin. At saka meron siyang wood panel sa gilid, oh. Yan, oh. Ganda, oh. Makinis. Okay na okay. Tapos ito yung likod. Meron siyang dalawang output tsaka may dalawang input. Tapos yung VHF, UHF niya. Tapos power cord. Yeah, maganda siya talaga. Kaya lang may konti siyang gasgas sa harapan at may dentsya rito. Ito lang, makikita nyo rito, meron siyang konting dent. Pero kung sumatuta lang, maganda siya, maayos. Ayan o, maganda. Pagka ito nakapower, merong digital dito na may indicator ka makikita rito na kung ilang minutes na yung pinatatakbo mong VHS. Mamaya, ilalagay natin to dito sa shelf. So kaya lang hindi papasok ito ng ganito kasi meron siyang dalawang wood panel sa gilid. Medyo mahaba na siya. Ang size nito 18.5 inches. Eh, yung shelves ko 17.5. Kaya paglagay natin, tatanggalin ko to para mailagay natin na maayos. Pwede naman tanggalin to, eh. Tatabi na muna natin para hindi masira. Tapos ito na lang muna gagamitin natin. Ayan, medyo may konti siyang gasgas, oh. At dito sa harapan meron ding konti, pero okay naman siya, maayos pa rin siya, maganda pa naman. Tapos ito yung TV receiver, nilagay sa plastic, ha. Ayan yung power cord niya, yung adapter niya, 5 volts. Tapos, ito yung TV receiver. Ayan, no? Baron. Si Ernie Baron po ang nagano nito. Nag-invento nito. May USB siya sa harapan. Power, tapos RCA video, tsaka left and right stereo. Tapos, may USB din siya sa likod. At tsaka meron siyang HDMI. Tapos yung RF in niya. Yan. Tapos ito yung pinaka remote niya. Ano? Bayos, meron tayong TV receiver. Ito nga lang yung receiver na to, hindi ko pa na-testing to. Pero itong VHF, ilang beses ko nang ano to na gamit. Kaya, kumbaga, nakalagay na ito sa shelves ko. Tinanggal ko lang ngayon para maipakita ko sa inyo. Kaya, mga ka-HT, kabit na natin para makita nyo kung ano itsura niya. Yung isa kong VHS, yung Mitsubishi ko, parehong-pareho siya na itsura. Ganito rin. Kung nakita nyo naman na yun, ganitong-ganito. Kaya lang, ikatulad nito, meron siyang jug dito.
Yung Mitsubishi wala, pero kung mag-play yung Mitsubishi ko, napakaganda, pati tunog, wala akong masabi, maganda yon, magandang player. At saka yung Mitsubishi ko, top of the line din yon, parang ito. Yan ang mga gusto ko sa BHS, yung mga ganito, yung mga top of the line, magaganda talaga, maganda pagkakagawa. O yan, subukan na natin yung mga KHT para makita nyo kung ano ang paano mag-play ito. Na yung BHS mga KHT, nailagay ko na siya, kaya lang bago ko nilagay, tinanggal ko na yung dalawang side panel niya magkabila kasi talagang tinanyo naman yung pagitan niya, hindi siya papasok kung merong side panel. Tapos nilagay ko siya sa ilalim ng Mitsubishi. Ito yung Mitsubishi, buksan na natin siya. Yan, laki din yung display niya. Tapos yung Sony natin, ito. Yan, malaki din yung display niya, oh. Una natin. Yan. Yan naman ang itsura niya. Ang ganda, di ba? Tingnan natin yung dalawa. Tingnan niyo naman ang itsura ng dalawa, oh. Ganda. Panalong panalo. Tapos, testingin natin tong True Lies. True Lies ni James Cameron. Ito nga palang True Lies, walang official release na Blu-ray to. Wala pang nire-release ang Universal. Alam ko sa Europe may lumabas na Blu-ray pero hindi siya official na labas ng Universal. Kaya mapapanood nyo lang to. Yan, VHS, DVD, at saka Laserdisc. Tapos, ito yung DVD natin. Ayan. Diba? Alam niyo naman si James Cameron, di yan basta-basta naglalabas ng high definition na movie. Siguro, pinag-aaralan pa niya maigi o paano ang discarding niya. Diba? Yung Avatar, yun, may Blu-ray na yun. Pero yung The Abyss, itong True Lies, wala pa siyang labas na official na Blu-ray. Kaya dito lang sa mga format mo na to, mo sila mapapanood. O yan, testingin na natin itong True Lies. Yan yung tape niya. O, tingnan nyo naman ang itsura. Pasok na natin. Ito nga palang VHS na to, pag nagpasok ka ng tape, hindi siya automatic na magpe-play. Di katulad ditong Mitsubishi, pag nagpasok ka ng tape, magpe-play na siya kagad. Ito hindi, pipindutin nyo yung play mismo. Yan. Yan, magpe-play na siya. Oh. Yan yung itsura niya, medyo hindi ganun kaganda yung picture kasi medyo maliwanag pa eh. Medyo maputi siya. Tsaka VHS lang naman to kaya ang quality niya hindi kasing ganda ng DVD. Pero pwede na siya, maayos din naman siya. Yan ang ating Sony VHS, itong Mitsubishi. Tingnan na rin natin ang itsura nilang dalawa. Halos magka-itsura sila. Tapos, patayin na natin. O yan mga KHT, ang ating bagong Sony VHS. Anong modelo nga ba to? SLV R5 HQ. O yan, tapos yung ating Mitsubishi. Tinan nyo naman na itsura nilang dalawa, di ba? Parehong maganda. Tapos yung ating VHS tape at DVD. Wala nga lang akong laser disc. O yan, mga KHT, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video. Thank you!